ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Hindi nagtagal at si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Papalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Kumusta na po kayo mga kaantabay? Nakaantabay pa rin po ba kayo sa pagdating ng ating Panginoon? Biruin niyo po ilang tulog na lang at Pasko na! Nakahanda na po ba yung mga regalo niyo para sa mga inaanak niyo? O may mga nangangaruling na ba sa mga bahay niyo? Sigurado akong damang-daman na nating lahat ang Kapaskuhan. At excited na tayo. Pero minsan naisip ko, excited rin kaya yung mga taong nasa paligid ni Jesus noong unang Pasko? Halimbawa na lang po si Maria. Excited kaya siyang maging ina? E 14 years old lang po siya noon. Hindi ba na-mention niya pa noon sa mga anghel yung pangamba niya at takot na baka pagchismisan siya kapag nalaman na buntis siya? Si Jose naman po, excited kaya siyang maging ama ng isang sanggol na alam niyang higit-higit ang kadakilaan sapagkat siya ang magiging Mesiyas? Hindi nga ba't naisipan niya pang makipag-break noon ng lihim kay Maria kasi nga natatakot siya? E kumusta naman po si Lolo Zacarias? Hindi ba napipi pa nga siya noon nung marinig niyang sinabi ng anghel kasi nga hindi siya makapaniwala sa balitang ibinigay sa kanya? E mas lalo naman siguro si Elizabeth. Kung sa panahon natin ngayon nangyari yun, naku, baka trending yun sa social media, isang lolang buntis. Aba, eh mukhang malayo naman talaga sa excitement ang kanilang nararamdaman nung panahon na yun. Ngunit alam niyo po, isang bagay ang talagang napahanga ako sa kanilang lahat. Natuto po silang magtiwala sa plano ng Diyos. Damang-dama po natin ito sa pagkikita ni na Elizabeth at Maria sa Ebanghelyong ating napakinggan. Sa harap ng maraming mga pangamba, hindi nila maitatanggi na may hindi sila maipaliwanag na paggalaw sa kanilang kalooban. Hindi pangamba, hindi rin naman siguro excitement, kundi higit pa. Isang pagpupuri sa Diyos. Sapagkat sa harap ng maraming mga takot at pangamba, hindi nila maitatanggi na tahimik na gumagalaw ang Diyos sa kanilang buhay. Masasabi ko pong nakaka-relate ako sa kanilang dalawa kasi noong October 2017, nalaman ko pong buntis ako. Pero may pagdududa pa po noon kasi nga malabo yung isang linya dun sa pregnancy test na ginawa ko. Magkahalong emosyon yung naramdaman ko noon. Una, frustration. Kasi baka umasa na naman ako sa wala. Pangalawa, excitement. Kasi paano nga kung totoong buntis ako? Edishing. Pangatlo, kinakabahan. Tinatanong ko yung sarili ko kung handa na ba talaga akong maging isang ina? Kakayanin ko bang magpaka-ina? Hindi ko po maipaliwanag yung mga nararamdaman ko nung oras na yon. Ngunit sa harap po ng maraming mga takot at pangamba, itinuturing ko ang pagkakataon na yon na maging isang ina na isang malaking biyaya. Kung hindi man po isang malaking himala. Miracle baby po na maituturing ang aking anak. Dahil sa kabila po ng aking edad at kakayanan ng aking pangangatawan. Pero hindi po ba lahat naman talaga ng baby ay isang miracle? Milagro.
sapagkat alam nating biyaya ito ng Diyos. Alam niyo ba yung pakiramdam na matapos yung lahat-lahat ng hirap, bigla mo nalang maalala na ito pala yung pinakamalaki mong achievement sa buhay, yung magsilang ka ng isang panibagong buhay sa mundong ito. Matapos lahat ng hirap mo, yung labor mo, biglang nawala lahat eh nung makita mo yung anak mo. Napatitan lahat ng isang malaking tuwa at pasasalamat. Ngayon talagang excited ako umuwi galing trabaho, lalo na ngayong alam kong hinihintay rin ako ng anak ko sa bahay. Magiging napaka makahulugan ng Pasko dito sa aming mag-asawa. Sapagkat ito ang unang Pasko na masasabi kong isang kompleto kaming pamilya. Talaga namang family is love. Love, sapagkat unang minahal tayo ng Diyos sa harap ng lahat. Mga kaantabay, panalangin ko po na ang tuwang aming nararamdaman sa ngayon ay maramdaman rin po ninyo sa inyong mga pamilya at kamag-anak. Totoo palang, patience is a virtue. Matuto lamang po tayong mag-antay. At sigurado po ako, higit pa sa ating inaasahan ang ibibigay ng Diyos. Basta matuto po lamang tayong magtiwala at umasa sa Kanya. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Aming Diyos na mapagmahal, matularan nawa namin si Maria na laging bukas sa iyong kalooban. Kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kami makabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo, ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kami magkasala.